So hey guys, welcome back to my channel. I don't know guys, gusto ko mang iba ngayon yung content ko. So I tried doing this kind of video. Feeling creative ako today. But it feels perfect for my topic this time. I just want to talk about my social digital self. So maybe you were wondering guys what I'm talking about. Well, according to my professor in understanding the self, this is me in the internet. This is my persona in the different social media platforms. It's basically what I'm doing in the internet. When I heard about this, unang-unang tumatak sa isip ko yung napagilitan ako ng tatay ko. In fairness, nasa 7-Eleven pa ako noon nung tumawag sila para paggalitan ako because apparently, nakita nila yung post ko na sabi ko, iutin mo ako, crush. So nagtataka ako, paano nila nalaman yun? Eh, hindi naman nila alam yung Twitter ko. I found out that my brother snitched on me. Like, what the hell? Nasaktan ka ba sa sinabi ko sa Twitter to the point na sasabihin mo pa kila mama? So, ayun nga, sabi ni daddy, blah, 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 kesyo delete ko daw tong tweet ko. Nainis ako kasi mga kaibigan ko lang naman makakita nun, and it's Twitter. It's my venting app. Diyan ako naglalabas ng stress. In Twitter, I felt so free, so liberated, parang walang pipigil sa akin. Then, from that experience, I just realized something about myself. I'm really different from who I am physically and who I am digitally. Kaya ko sabihin yung mga gusto ko sa Twitter while in person, di ko kaya kasi takot ako mag-voice out for myself. Well, iba siguro yung Facebook at Instagram. Mabait ako sa both social media accounts na yun eh. Sa Twitter talaga, wild ako. Although magkaiba yung physical and digital self ko, nakikilala ko yung sarili ko ng mas maayos pag tinitingnan ko yung ginagawa ko sa online. I realize I'm this kind of person pala. Like, super wild. Like, sex wild. Ako, kasi grabe yung pinagpo-post ko sa Twitter. Parang ewan, which I will show you right now. Exhibit A. To my latest happy crush, may video ka sa akin na di mo alam. Hehe. Pinapanood ko siya gabi-gabi. Hehe. Future stalker mo na ako. Hehe. Love me please. Hehe. Ang creepy, diba? Like, kailan ako naging stalker? Exhibit B. Hashtag, happy ako kapag nilaro ako ni crush sa kama. Sige mga friends, judge yun ako. Ang wild ko, sobra. Then, Exhibit C. Hashtag happy ako kapag kinama ako ni crush. Kaya siguro ako napapagalitan, ang kalat ko talaga. Pero, I don't know, ang wild. Pero, just want to say na I'm okay with sharing things like this in Twitter. Kasi it's just me and it's fun naman. And wala naman akong nasasaktang tao if I remember with my posts. As long I'm happy with those things, I will not be bothered to not post things like that. I have boundaries din naman. If I feel I can offend someone, I apologize and remove the content immediately. Di na yun. Ang saya lang kasi isipin na kahit nakikita mo yung mga ganyang ginagawa mo sa online, ikaw pa rin yun, kahit iba ka sa pagkaharapan mo yung mga tao. Ganun. Anyways, I just want to wrap it up na. I hope you enjoyed my storytelling and my realizations about life. Sobrang eye-open yung subject ko sa UTS. Sobrang mapapa-understand ka talaga ng self mo. Yun lang, I just want to say na this will be my last video vlog. Most of the rest na ay magiging blog post na. So I hope you follow me in Tumblr so you will get to read other stories of mine about different selves. So, expect you guys. I hope you continue supporting me. Yun lang. Thank you. Bye!